Good day ulit sa inyo mga kahabi. Welcome ulit sa ating YouTube channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-breed ng guppies sa paraan na makakatipid kayo. And para rin sa mga beginners, sa mga baguhan dyan. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-breed. Kung paano rin ako nag-breed sa outdoor setup. So samahan nyo guys. So, ito guys, yung mga kailangan natin for breeding. Ayan. Siyempre, itong isda natin. Siyempre, hindi mawawala yan. Unang-una. And guys, actually guys, ano to? I-water change ko lang talaga to sila. Siyempre, ayan. I-vlog na rin natin kung paano ba ako nag-breed sa Wilkins. Ayan guys. Ito yung dalawang female. Yung P-dirt natin. Ito yung breeder natin sa P-dirt. Yung water change na rin natin. Ayan. So, pangalawa is itong plastic bottle natin guys. Ayan, ito yung gagamitin natin for breeding. Dito natin sila ilalagay tulad ng mga yun guys sa likod. Ayan, ganun yung ginagawa natin dyan. Ayan, hinati ko lang to guys sa gitna. Para naka-flat sya, malalagay natin sya ng tubig. Dito natin ilalagay yung mga isda natin. So, pangatlo is itong aquatic plants. Ito guys, importante to kasi sa way na to guys, na ituturo ko sa inyo, hindi tayo gagamit ng aerator natin. So, yan, kailangan natin yan. Aquatic plants. Ito, meron ako dito, water lettuce and hornwort. Ayan, mga aquatic plants yan guys. Then, next naman is asin. Ito yung antibacterial natin. Para, lagyan natin ng asin yung tubig natin. Mawawala yung mga bad bacteria. So, ayan. Then, next naman is, syempre, stock water, guys. Ito, dito tayo kukuha ng stock water. Yan, in-stock ko na yan ng 3 days. Alam ko, 5 days na nga ito, eh. So, mas good yun kasi mas stock. Wala ng chlorine. Kasi, guys, dapat, yan, sa mga beginners dyan, pag magbibreed kayo ng guppies, dapat wala talagang chlorine yung tubig nyo. Kasi mamamatay ang isda nyo pag nilagyan nyo ng chlorine. Dapat wala. It's either mag-i-stock kayo ng tubig o kaya gagamit kayo ng anti-chlorine. Mineral water, hindi ko pa na-try eh. Siguro pwede. Basta guys, walang chlorine ah. And stock water o kaya gagamit kayo ng anti-chlorine. So, start to tayo. Yan, lagyan na natin ng tubig tong ating plastic bottle. Okay guys, lagyan na natin ng tubig. Yan, ito. Kuha tayo din sa stock na tubig natin. Guys, nalagyan na natin ng tubig. So, lalagyan natin. So, ayan guys, dito natin siya ilalagay. Kasi dyan talaga yung spot niya. Water change lang natin. So, tuturuan ko rin kayo paano natin binibreed yung mga guppies natin. Yan, lagyan na natin dito. So yan nga guys, nalagyan na natin ng stock water yung ating container. So ayan. Next step naman is itong asin. Lalagyan naman natin siya ng asin. Ito guys, ano to siya? Antibacterial ang asin talaga. Rock salt guys ah. Gagamit ng iodized salt or kung ano mang asin na ano. Kasi yan, rock salt lang talaga. Antibacterial natin para mawala yung mga bad bacteria. Haluin na natin guys. Ayan, okay na yan. So next naman guys is lalagyan na natin tong ating mga aquatic plants. Ayan siya guys. Lagyan na natin. Ito munang water lettuce. Lagay muna natin to. Ayan guys, napaka importante na tong ating mga aquatic plants. Kasi dyan kukuha ng oxygen yung ating mga guppies.
kasi di naman tayo gagamit ng aerator. So yan, dyan sila, dyan kukuha ng oxygen yung mga guppies natin. Meron pa natira sila guys. Yan, napaka-importante ng plants na yan. So dapat meron kayo yan if ever man mag-set up kayo ng breeding sa outdoor. Yan. So ayan guys, tapos na natin lagyan ng asin and aquatic plants yung ating tubig para sa ating mga guppies. So ayan, ito naman next is i-acclimate na natin tong ating mga guppies. Yan, sa mga beginners dyan, sa mga bagong mga kahabi natin dyan. So pag bagong bilhin nyo yung isda nyo guys, dapat na i-acclimate nyo muna mga siguro 15 to 30 minutes. Okay na okay na yun. Yes, ito yung breeder natin. Feeder, yan, i-water change lang sana. I-water change ko lang sana to. Pero naisipan ko na rin i-vlog para i-turo sa inyo kung paano ako nagbi-breed. Yan. Sila guys. Yan, trio yan sila. Pwedeng-pwede din naman ang pair o kaya dalawang pair. Yan, nakadepende sa inyo yan, pero ako trio talaga ako nagbi-breed o tsaka pair sila guys. Feeder natin platinum dumbo ear red tail. So acclimate na natin sila. Yan, acclimate na natin mga 15 to 30 minutes. Yan guys, napaka-importante ng acclimation kasi para hindi ma-temperature shock yung mga guppies natin. Kasi magkaiba ang tubig ng nasa plastic and itong bagong tubig nila. So pag nilagay nyo yan dyan ng direkta, nako, ewan ko na lang. May stress yan, tapos unti-unti yan nanghihina, mamamatay yan. Kaya napakabisa nitong pag-a-acclimate. Yan, unti-unti nilang ina-adjust yung body temperature nila sa bagong tubig. So guys, yan. Antay tayo ng 15 to 30 minutes. Then, ilagay na natin sila. So, yun nga guys. Wait lang tayo ng 15 to 30 minutes bago natin sila ilagay sa mga bago nilang lagayan. So guys, update ko lang din pala kayo sa ano natin, breeder. Mga breeders natin. Ito, bale, pinapaanak ko dito yung red lace. Ito naman yung yellow pingu. So, yan. Next time, tutorial naman tayo kung paano natin pinapaanak yung mga breeders natin pag buntis na. Yan, next time yun guys, bovlog natin. So, ito guys. Ayun o. Napakarami guys o, ng anak ng yellow pingu natin. Ayun, nakita nyo ba? Hindi ko pa yun nabibilang kasi buntis pa yung female. Hindi ko pa sila binibilang kasi baka ma-stress yung nanay. Sila guys o, dami nyan. Sila. Ayun, update ko lang kayo. Ano sabay nanay. Hindi lang ako magpaanak ng guppies guys. Ayun guys o, buntis pa eh. Nyo ba? Muntis pa sila. So, bali, hindi mo na natin sila gagalawin. Siguro, mga after 24 hours bago ko sila gagalawin. Then, ito naman yung ating red lace. Breeder sa red lace. And guys, kunin natin para makita nyo. Siya guys, so, nakataba na rin yan. Mga anak na, kaya sineperate ko na siya ng lagayan para makondisyon siya sa panganganak. Yan guys, ganyan lang ako magkondisyon sa panganganak. Yan, sa Wilkins na to, sa Wilkins na hinati ko sa kalahati. Tapos aquatic plants lang din para taguan ng mga fry, hindi sila makain. Yan guys, so, kita nyo ba? Ang dami yan. Yan o, sa dulo. Yun. Yan, bilangin natin yan bukas. Tingnan natin kung ilan sila. So yan guys, after 30 minutes, puputukin na natin yung plastic nila. So, yan, lagay na natin sila sa bago nilang mga lagayan. So yan guys, putukin na natin yung mga plastic nila. Unayin na natin tong maid. Then next is itong female.
guys, naputok na natin. So, tingnan na natin sila. So, yan sila guys. Yan, sa una, medyo stress pa yan sila kasi bago yung tubig nila. Yan, pero pag nagtagal, masasanay na rin yan sila. Yan, mga breeders natin sa P-Dirt. So yun guys, doon na nga nagtatapos yung vlog natin about sa kung paano ba ako nagbe-breed sa outdoor. Yan, sana may natutunan kayo and sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. So kung nag-enjoy kayo guys, don't forget to hit that subscribe button and notification bell para ma-notify kayo kung may bago tayong mga uploads tulad nito. So salamat sa panonood. See you next vlog guys. Bye! O nga pala guys, comment down below kung may mga suggestion pa kayo na pwede nating gawin, pwede nating gawan ng vlog. So yun, comment yun lang sa baba. So salamat ulit sa panonood guys. See you next vlog, bye!